the Philippine Daily Inquirer today. I'm not afraid of death anymore. What's the story? It's really more like I'm closer to I'm not afraid to die. It has something to do with my daughter passing away, which is so unexpected. It made me realize that pwedeng mangyari anytime. Hindi ako uncomfortable na parang yung wake na yung pag-asikaso ko sa kanya, sa pagkamatay niya. Nakita ko siyang patay doon sa harap ko. So, and then it makes me realize that it happens to everybody and it's bound to happen. And it happened so early with her and it can happen to me tomorrow and later. And so, ano yung pinaka-importanteng leksyon na nais mong ibahagi, lalo na sa mga magulang na nagmamasid sa ating pag-uusap ngayon, in the context of your experience with Julia? Sa akin lang is, marami kaming bagay, marami siyang itinago sa amin, marami siyang front. I would like to think she's a good actress. Okay. And she was able to hide it. Pero ang dami niyang tinago sa mga diaries niya, sa artwork niya, sa kanyang poetry. Doon lang namin nakilala kung ano pala yung pinagdadaanan niya. So she was going through a deep form of depression and she was hurting herself from the time she was 12 until she was 15. And you guys had no idea? We had no idea. Meron lang siguro mga, like a moment na may nakita ko mga scratches or scars doon sa kanyang leg and I asked her, are you hurting yourself? And then she said, no, it's just from playing. But pero bakit regular ang ano? Then she got mad. Tapos ako naman, bilang tatay, iniwan ko na doon. Meron ding konting denial na, I don't know, she wouldn't hurt herself. Na ganun. Yung mga bagay na hindi magandang nangyayari sa kanya na yung mga hurts niya, parang akala namin parang natural, yung normal lang, nakipag-away sa classmate yung ganun. Pero ayun pala, malalim pala. Tapos meron pala siyang form of illness na, and then that makes it worse kasi yung perception nag-iiba. Dahil sa merong chemical imbalance. Nakakalungkot isipin, pero marami talagang mga lumalapit sa amin. Maraming merong mga kaso ng mga teenagers na akala mo ay okay. Look more deeply into the activities of your children and what they're doing and what they're going through. Bahagi ba ito ng itong Julia Buencamino project? Yes. This is your advocacy now? Yes. We can't say that we are experts about mental health. No? But pero, you have a story. Yeah, we have a story to tell. Ang gusto namin ay sanang makatulong sa iba na maglabas, na ilabas, na hindi dapat ikahiya. At saka mawala yung stigma ng mga taong merong mental health issues. Kasi nasosolusyon na naman. Tapos kapag na-treat, tapos nagkaroon ng therapy, pwede silang mabuhay ng normal. And they can excel sa buhay. Tama. Bilang mga magagaling na professionals. Nonie, maraming salamat. Continue to do what you're doing and tell Charmaine, continue to do what you're doing because ang daming natutulungan. Tonight with